Sabi ni Lord, you cannot serve God and wealth. Yung idea ng wealth at pera, the reason why these people, kinikip nila yung pera na yan, kasi that is their security. Anything na nagiging seguridad natin, other than God, Diyos-Diyosan yan. Kasi dapat, ang security natin, sa Diyos lang manggagaling, hindi kung sino-sino. Hindi asawa, hindi anak, huwag ganun. Ang sinasabi ng Diyos, dapat makita nyo, ako pa rin ang security ninyo. Ako pa rin ang Diyos na mangangalaga sa inyo. Ang palatandaan na nagsisilbi tayo sa pera at hindi sa Diyos, for this reason, I say to you, do not worry about your life as to what you will eat, what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Kung lagi tayo nag-aalala, ano susuotin, ano kakainin, nagdiyos-diyosan ka. Sumusunod ka sa pera. Kasi hindi natin alalahanin yan. Sa atin, ang alalahanin natin, ano? Ang hanapin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang paghahari at ang kanyang kalooban. At lahat ng ito, idaragdag niya sa iyo. Siya na bahala dyan.